ito yung mga okra natin na tinamaan ng mga white flies. At dahil sa infestation ng white flies ay nangulot ang mga dahon. At maging yung mga bunga ay naging napakapangit. Tulad nito. So hindi na natin mapakinabangan yung mga bunga nito dahil sa pinagkakagat ng mga white flies. Kaya gagawin natin yung ating pamamaraan upang mapigil yung infestation na to. Mapapahinga muna tong period na to ng pamimitas natin dahil wala na ngang quality yung bunga. Dahil sa nangungulot yung mga dahon, nilagyan na natin siya ng sapat nutrient sa lupa. Subalit, hindi pa rin umiepekto ng gaano dahil sa infestation ng white fly ngayong tag-ulan. So, ang remedyo nating gagawin dito ay tulad ng remedyo nating ginawa dun sa isang plot na naging successful naman. Inubos natin yung dahon na pinutol at naglagay tayo ng pataba. Ang ginamit nating pataba doon ay complete fertilizer at dinagdagan ko ng ammonium sulfate para manumbalik yung sigla ng halaman. Kaya yun ang gagawin natin dito sa mga okra na to na obvious naman tinamaan siya ng sakit dahil sa infestation ng mga white flies. So isang linggo na tong tinitreat ko pero yung lumalabas ng mga dahon ay ganun pa rin. So ang remedyo na tong gagawin ko ngayon ay yung final remedy na uubusin natin yung mga dahon na tatanggalin para muling umusbong yung mga bagong dahon na hindi na infected ng mga white flies. So yun mga kagarden, ang disease na dala ng white fly ay yung pangungulot ng mga dahon. So isang indicator din to na hindi na balance in nutrients ng lupa dahil sa paninilaw ng mga dahon. Pero malaking factor yung infestation ng white flies kasi pati yung quality ng bunga ay nasisira tulad nito. Yan ang epekto ng infestation ng white fly sa tanim na okra. Prominent yan ngayong tag-ulan kaya yung dahon ng mga okra dahil sa rough ng, di ba? Rough ang ilalim ng okra o dahon ng okra kaya nagiging siyang perfect haven o silungan o kaya kanlungan ng mga white flies. So yan ang gagawin natin ngayon. Uubusin natin itong dahon na to. Kung pwedeng putulin siguro natin itong mga talbos ng okra para magkaroon ng panibagong sanga. At in a span of 2 weeks ay makakapitas muli tayo ng bunga na malilinis. Yun. So yung ginawa natin dun sa una ay control measure na yung ginagawa ko dun kasi nakikita ko may mga white fly na rin. So pinagpuputol ko, pinagtataga ko yung mga dahon. Majority ng mga dahon, tinira ko lang ay halos talbos. Para hindi na pamugaran ng mga white flies. So yan mga ka-garden, tingnan nyo. Hindi na halos ma-harvest itong bunga na to dahil sa pangit na pananalanta ng mga white flies. Ito pwede itong i-harvest. Ito yung epekto ng pagputol ko ng mga dahon na yung luminis na siya. At saka nag-bumbaho ng pesticide 2 days ago. Pero hindi pa natin ito ma-harvest dahil sa ang talaan ng araw after pagsabog or pag-spray ng pesticide ay 3 to 5 days. Kasi contact pesticide lang yung ginamit ko, hindi systemic. Kung systemic, 7 days. Ayan. Dito sa contact, 3 days pwede na. Lalo na ngayon na tag-ulan, madaling ma-wash out yung ating contact pesticide. So ito, 2 days pa lang. Bukas, pwede nating i-harvest. Pero sa tingin ko bukas, medyo magulang na to. Medyo may mga buto na hindi na natin mai-enjoy na kainin. Ito, hindi ko rin to pipitasin. Pangit eh. Ito, wala na to. Matigas na to. So yan mga ka-garden, nakikita nyo. Obvious na obvious ang epekto ng white fly sa ating okra. Isang plot lang to. Actually, ang purpose nito is for family consumption. O kaya, pang giveaway sa ating mga kaibigan. Pero dahil sa na-infest siya ng white flies,
kaya matitigil yung kanyang pamumunga dahil gagawin ko to ng remedyo. Hindi natin bubunutin kasi meron pa tayong remedial action na pwede natin gawin dito. At doon sa dulo ay yung ating mga sunflower. Tingnan nyo, ang ganda ng bulaklak ng sunflower. So dahil din sa itinabi natin siya sa okra, maging yung kanyang mga dahon ay na-infect din ng mga white flies. So anyway, maganda na yung bulaklak, pahinog na. Kapag natuyo, kukunin natin yung mga buto at magpaparami tayo ng sunflower dito sa Garden of Kuyakoy. Ito naman yung ating naunang itinanim na okra na na-feature ko na dun sa mga nauna kong video na nag-investigate ako ng peste sa talong. So nadaanan ko to at makikita nyo dun sa video na yun na halos kalbo na to. Tinira ko lang yung pinakang talbos at saka yung mga bulaklak. Halos buusin ko yung dahon nito. Pero yung lahat ng mga magugulang ng dahon, inubos ko talaga. Dahil sa infestation din ng mga uod. No? Maliliit na uod sa dahon. At mga white flies din. Kaya inubos ko halos yung dahon nito. At pagkatapos nun ay hindi na siya namunga. Dahil siyempre wala nang gagawa ng photosynthesis para sa pag-create ng mga bunga. So ngayon, after 3 weeks or almost a month, ito na ang naging resulta ng ating pruning sa okra, mga kagarden. Dumami yung bunga sa isang puno. Tingnan nyo, isang puno lang ito, mga kagarden. Oh. Isang puno ng okra. Sinimulan ko yung pagtatanim nito sa seedling tray. At nilipatanim ko dito kasabay ng mga talong. Ito yung mga talong, mga kagarden. Halos lampas tao na. At natatanong ninyo doon malayo yung mga bulaklak ng sunflower. Medyo nakatalikod lang sa atin kasi nandun yung araw sa harapan. So, ito ang epekto, mga kagarden, ng pruning sa okra. Ito ay proven experience natin na successful talaga yung ganong pamamaraan. Effective. So, reposition tayo para hindi against the light. Ayan. So, makikita ninyo, mga kagarden, may mga konting white fly na dumadapo. Pero so far so good ang resulta ng ating pruning sa mga tanim na okra. So, tingnan nyo. Pagkatapos ng pruning, before pruning, ang namumunga ay yung pinakampuno lang. Maliliit yung mga sanga. After pruning, mga kagarden, the rest ng mga sanga ay halos namumunga na. Tingnan nyo. So yun ang epekto ng pruning sa okra. Yan. Yung mga sumusunod ng mga sanga ay nag-progress at namumunga din. So ibig sabihin, sa isang puno lang ay makakapitas tayo ng isa. Ito, mamumunga din kasi may bulaklak na. Oh. So sabihin natin, isa, dalawa, dun pa, namumunga rin, tatlo. Yung pinakapuno, apat. Ito, lima. Anim. Ito, sanga din at may bulaklak. So pito. At saka yung pa, may bulaklak din. Walo. So lalagyan ko to ng additional na pataba para masustain yung pangangailangan ng bawat sanga. So, mayroon tayong mapipitas na walong bunga every day sa isang puno lang ng okra. So, yan ang epekto ng pruning sa tanim na okra, mga kagarden. So, itong isang plot na to, ito yung pinakauna kong tinanim kasabay ng talong. At nakaranas ito ng matinding pinsala dahil sa matitinding uod. Maliliit na uod. May maliliit, may malalaki. Kaya't yung naging resulta ay hindi siya makapag-produce ng bunga. Pero dahil sa ating ginawang pamamaraan na pruning, halos ubusin natin yung dahon, naantala man yung kanyang pamumunga o kaya napigil, pero nang sumigla ulit yung halaman, sulit na sulit mga kagarden sa bunga. Ngayon, makakapitas tayo ng maraming bunga dito lamang sa isang plot na to dahil sa pag-usbong ng napakaraming sanga sa isang puno. So marami tayong mapipitas. So yan, mga kagarden.
Learning experience na ang pruning sa okra ay isang epektibong pamamaraan para maibalik ang sigla at maparami ang bunga. Natin sa plat na to. Isang plat, isang balde ng okra. So ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag napuruning natin ng maayos yung okra, ay yung isang puno ay maaaring magbigay ng 7 hanggang 10 bunga. Depende sa kanyang sanga. So yun ang advantage kapag pinuning natin. Mabibigyan ng buhay o sigla ng ibang mga sanga para mag-produce ng bunga. So hindi lang tayo nakadepende sa isang puno o 2 butil, 2 puno, kundi kapag na-pruning natin, yung ibang mga sanga ay mabibigyan ng sigla at mamumunga. 40 puno ng okra mga ka-garden. Ito yung napitas natin. Okay? So kung halimbawa nag-progress lang yung isang puno, 4 lang na bunga. Pero dahil sa yung mga sanga ay nabigyan ng sigla at namunga, kaya sa 40 puno ng okra, ito ang napitas natin. Diba? Napakarami.